ating second contender for today na si Genesis Coyumbawa from Luzon. Galing sa Luzon. Hi, Genesis! Hi, Genesis! Wow. Genesis. Ang ganda naman ni Genesis. Hi, thank you po. Oh, ang ganda ng hair niyo po. Oh, naalala ko sa kanya si ano, si RC Munoz. Ay, oo nga. Ay, ano ba? Parang yung mga ganyang buhok na babagi sa kanina kay RC. Ako naalala ko sa kanya si Yeng. Diba si Yeng? Oo, nagaganyan po. Idol ko po. Ayun, idol mo pala si Yeng. Si KitKat din, diba? Ganyan din ang kulay. So, bakit mo idol po si Miss Yeng? Medyo relate ko yung mga compositions, yung mga songs. So, does that mean songwriter ka din? I mean, naman. Medyo ano lang, related sa relate buhay. Does that mean you're a singer lang? Wow. Pero anong pinagkakabalahan mo, ate? Sa bahay lang, housewife. 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 You have a wife already? No, husband. Husband. Husband yun. Yeah, sorry. Husband na. Pero before po ba may iba kayong work? Sa events, mga weddings, kumakanta. Sa weddings, yung mga children's party. Before band din ako, pero it's been 8 years na. Eight years since nagbabanda ka. Pero hindi na ako nakanta. Kailan ka naman nag-start sa pagbanda? When I was 16. 16? So college ka pala, nagbabanda ka na. Pero sumasali din po kayo ng contest? Oh yes, oh, naging contestera din ako. Pero siguro mga 4 times lang, puro ano, hindi pinalad. Ayun. Ah. Pero based dun sa ating source, you know, if you don't mind, at the age of 18, ikaw ay naging mother na, yes, tama ba yes, ako? Yes, yes, oo. Oh, yung first ilan na, yes, ilan na yung baby mo nun? I have 5 kids. Now? Wow, seryoso? Ilan po yung ano, yung pinakamatanda? Yung eldest ko, 12 years old siya, matangkad pa sa akin. Wow. Tapos yung youngest ko, ano, 5 years old. Huh? Are you married or? Oh, no, no. Are you not married? Mm-hmm. Parang ang bata mo po tignan. Yes. Thank you, thank you. Oh, oh. Thank you po. Siguro ano, parang kakagraduate yung, na po ng college. Siya yung tipong ano, siya yung tipong cool mom. Yes. Yeah, 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 yeah. Oh, so, sino po naman yung sa local, di ba, si Miss Yeng? Si RC Munoz ba kasama? Hindi, hindi, hindi. Sure, sa sure, international, international. Sino naman yung musical influences niyo? Madami. Di na lang isa-isahin? Or in particular, sino yung singer na yun? Oh. International ate. Kasi sa Pilipinas, si Yeng, di ba? Si international po. Right, alam niya yung international tsaka yung local. Siguro, ano, si Idina Menzel yan. Ayun. Sino, sorry, hindi ko narinig eh. Si Dina. Dina. Bonavi. Hindi. Idina Menzel. Let it go. Yes. Yes. Pero Jen. Ano, mahilig po kayo sa mga musical. Ganun. Yeah. Mm-hmm. Kasi ano, okay lang din kasi para din doon sa mga anak ko, para diba, pag kinakanta ko siya. Actually, ayun, so sa ulo na rin nila. Napasok mo na rin ba mga musicals? Oh, never. Pero pangarap ko magteatro. Oh, pangarap ko talaga yun. Oh, malay mo, dahil dito sa tawag na tangalan, marinig ka, makita yung pagkanta mo. May kumontak sa'yo na baka gusto mo sumali sa isang musical, di ba? Gusto mo ba maging EPs? Why not? Si Maho at si Maro ko. Why not? Teatro. Why not? Oo, kahit ano pa, uood, okay sa akin yun. Sabi, ma-acting, uma-acting din po kayo. Mahilig kayo sa ma-acting, no? Mahilig kayo sa acting. Ayos lang. Pero... Pero Jen, balikan natin yung life story mo, no? Kasi for sure maraming nakaka-relate nito sa lalo na mga kabataan ngayon. How, I mean, if pwede lang naman natin i-dig in ng konti, medyo konting-konti lang. Sabi mo nga at the age of 18, nagkaanak ka. Paano, yes, yes. Kwentuhan mo naman kami kung anong klaseng ano to. Well, yung mga hanggang saan lang yung kayang ipag-share. Ano ba yung may hugot? Pwede. O yung masasayang kung kaya mo ano. Well, anyway, yung ano, nanganak ako, syempre parang ano kasi yung parents ko medyo sobrang higpit. Mm-hmm. So hindi ko na-enjoy yung high school life kasi hindi ako pwede makipag-parties. To the point na nilalock nila ako sa... Wow. Bawal. So, nilalock ka sa loob ng bahay? Saan nilalock? Nilalock ako ng gate para hindi makalabas. Nakakala ko nilalock ka sa atin. Pero paano nila nilalock? Siguro dati tumatakas ka. Nahuli ka mo. Yeah, minsan. Hindi, minsan kasi bugso na lang ng ano, pagmamahal. So, parang inisip ko para mawala lang sa shadow nung mommy at daddy ko. Siguro sabi ko, magsimula kaya ako magkaanak, magkapamilya para hindi na sila ganun kahigpit sa akin.
May tanong ako, yun yung ba yung naging reason kaya nagkaroon ka kita pamilya? Nagkaroon ka na anak? I think so, kasi medyo naging pasaway din eh. So, parang ano rin, medyo naging, ano din ako, naging rebellious din. Ayun nga, sabi niyo nga po is nagbaban kayo dati, kumakanta sa mga weddings. Mm-hmm. Ano po talaga yung pinaka nagtulak sa inyo para sumali ng tawag ng tanghalan? Kasi ano eh, medyo, yung partner ko now, nagka-problem siya with his work. So, medyo, financially, medyo lubog. As in, super lubog. So, parang for me, gusto ko siyang matulungan for, syempre, yung sa school, sa house, yung mga bills. Parang inisip ko, parang, kung kailan nga naging 30 ako, parang naisip ko, ba't ngayon lang ako sumali? Parang, ano, parang inisip ko, dapat noon pa. So, parang, ano, this time siguro yun. Sana gusto kong makatulong for the family. Well, it's never too late to change. Oo naman. Sana. Mm. Yes, yes. It's never too late. Wala sa isa't yan. Dito sa tawag walang anong edad. Diba? Ka man, matanda. Tsaka isipin mo, 30 na daw siya niyan, ha? Yeah, I'm sure mo, hindi naman mukhang 30 eh. Pero alam mo, honestly, di ba, some people make it at 40, some people make it at 50. Yes. You know, kanya-kanyang timeline. Yes. So never question what God has planned for you. Sobrang lucky kasi nung nag-audition ako, it's my first time. So hindi ko akalain na matatanggap ako at mapipili ako, mapipick nila ako. So sobrang blessed, sobrang lucky din sa... Sure naman, magiging proud sa yung family. Thank you. Yes. Anak mo siya. Kaya good luck po, ma'am. Yes. Thank you, guys.